Guys, so ito na ako sa bahay. Ngayon, ako ay magluluto na ng fig bread. So ito nga pala kanina yung fig na nakuha ko doon sa farm. So ang dami kong nakuha, kaya ako ngayon ay magluluto ng fig bread gamit ang fig fruits. So ito yung tinatawag natin na fig fruits. So ito lahat ang sangkap ko, mga 20 pieces ng fig. So, kailangan ko ng flour, 2 cups flour, baking soda, 1/2 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng ground cinnamon, at 1 teaspoon ng baking powder. At 1 cup ng honey at 1/4 ng brown sugar, lalagyan ko siya ng raisins, butter, yung butter niya, kahit isang ganitong tube lang ng butter ang ilalagay ko. So ayan, at itlog. So, dahil gumamit ako ng 20 pieces ng fig, gagamit din ako ng itlog na 4 na piraso. So, yan siya guys. So, akin siyang ihahanda yung proseso. Guys, kailangan ko lang ng i-grind itong figs. So, akin lang siyang gaganyanin para mag-grind ko na wala siyang tubig. So, i-grind ko muna siya. Kailangan ko ng 2 tasang fig na grind na siya. Ayan. Grind lang. So, madali lang siyang mag-grind, guys, kasi siya naman ay malambot. So, kailangan ko ng 2 tasa ng, naging ganyan na siya, yung fig, ganyan na siya. So, kailangan ko pa ng 1 tasa, guys. Ngayon guys, ay akin na siyang paghalo-haloin. Ito na yung fig niya. Ito na yung 1 tasang fig. Mamaya ko naman ilagay yung isa kasi durog na yan. So ngayon, akin na paghalo-haloin ang lahat ng ingredients. Ito yung cinnamon dito at saka baking powder at salt. Nandito na siya. Yan. At saka yung brown sugar. 1 cup na brown sugar. Laging brown sugar, guys, ang aking ginagamit. So, yan. At ang honey. Honey ko ay 1/2 cup ang honey ko, guys. So, yan. Ang honey. Yan. 1 cup. I mean, 1/2. So, itong itlog, guys, ay lagi ko talaga siyang binukod muna. Kaya baka mamaya sira at aking mailagay dyan at masasayang lahat ng aking niluluto pag sira yung itlog. So, bukod muna ang pag-crack, for sure na hindi sila sira. Baka mamaya sira kahit naman na itlog namin to, guys, pero minsan 1 linggo na yan dyan sa ref. So, kailangan ko magiging aware. So, ngayon, dahil wala naman siyang sira, ay akin na rin siyang ilalagay dyan. Halo-halo sila. Yan. So, ngayon, ay akin na silang imimix. Sorry guys, ha, maingay. So, magmimix lang ako. Oh. Yan, sila lahat nandito na. So, imimix ko lang. Ang kaganyan. Thank you.
lang dahil mayroon pa akong dapat shallot. So, yan na siya guys. Medyo mix na siya pero hindi pa siya talagang sapat ang pag-mix. Melted butter. Ang melted butter ko guys ay isang tube at kalahati ng melted butter ko ang ginamit ko. So, yan. Yan. At akin na rin siyang hahaluin uli. Halo muna. Ngayon naman guys, ay akin ang ihuhulog ang aking flour. Itong flour ay 4 cups ang aking flour. So akin silang unti-untiing ihulog at i-mix ko rin ng kakunti-kunti. Yan, mix lang. Yan. Unti-unti lang ihulog ang flour at i-mix ng kakanyan. So, ayan guys, ay halong-halo na siya. So, pwede na siyang halong-halo na siya. Pwede ko na siyang ilipat sa aking baking pan. Ilipat ko na siya sa aking baking pan at nang mabake na. So, yan. Ito guys, yung naka-grease na dito yung butter. So, pwede ko na siya ilalagay ng paganyan. So, yan. Hati muna. At akin muna siyang lalagyan ng resin. Yan. Kasi pag binilagay ko na dyan ang resins niya, minsan, yung isang loaf ko pala, walang resins. Nandoon lahat sa isa dahil nailalim yung resins. Kaya ginagawa ko na lang ginaganito ko. Hinahati ko na lang yung resins para sure ako na bawat baking ko ay mayroon siya. Yan. So, huwag naman masyadong makapal guys para madali lang siyang maluto. Yan, kasi dalawa naman yung lagyan ko. So, ganyan siya. Yan. At, ready to bake na yan. Ito naman. Ay. Ganyan. At, ganun din yan. May ano na yan siya guys. May, butter na yan siyang naka ano dyan sa gilid niya, so sa loob niya para hindi siya maging madikit mamaya. So ayan na, ayan, lagyan ko lang sa gitna para pantay yung resins. Ayan, at ibubuhos ko na sila lahat na paganyan. Ayan. Huwag lang simutin. Ay, makapal na yan. So, guys, akin na itong ibibake at mamaya ay hihintayin ko pa mga 45 minutes lang ang pagbibake ko nito. 350 yung init niya. So, 45 minutes ay luto na siya. Ayan na guys, ay luto na siya. Ito na siya. Yan. Yan ang ano na siya, golden brown na siya. So ito naman yung loaf. Yan, yan naman yung loaf. So ngayon ay akin siya hihiwain.
Yan na guys. Ay, pwede na siyang hiwain. Ayan, maghihiwa lang tayo. Ayan, napakalambot niya. Napakalambot niya guys. Ayan, ayan siya. So, pwede na tayo kumain. Ayan. Ayan siya. Ayan, napakalambot niya guys. Okay. So, ito yung fig bread ko guys. So, bukas, mayroon na akong pang-almusal na fig bread. At saka, bukas, gagawa naman ako ng fig jam. So, akin na naman itong gawing jam kasi marami pa siya. So, pwede ko pang magawang jam. At may pang-palaman naman ako sa sliced bread ko o anong klaseng tinapay na mayroon ako. So, bye guys. Sa mga nanay, happy cooking! Ting gumawa ng fig bread guys. Talagang napakasarap niya. Talagang malinamnam siya at malambot. Super! So,